So for today's video vlog nga mga sir, ay tuturuan ko nga po pala kayo kung paano mag-convert ng XRM110 front shock absorber dito sa Honda TMX125 Alpha natin. At marami nga po pala tayong gagawin na conversion dito sa motor natin. At nabili po natin ito sa Shopee na worth 1,000 plus pesos kasama na po yung shipping fee dyan. At naka disc brake bracket po tayo. Ang gusto ko nga po na gagawin natin dito sa susunod ay yung malinis po yung disc brake conversion natin. Wala pong bracket na ilalagay. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At ang unahin nga po nating ikabit dito na front shock dito ay yung nasa left side. So kapag ka nakabit na natin yung shock natin na XRM dito ay makikita nyo po yung awang dito mga sir. So medyo malaki pa po yung awang. Kailangan nga po natin ng manipis na spacer dito. So mamaya magdi-DIY po tayo para mahigpitan po yan mga sir. Kasi kapag kainigpitan lang po natin yung bolts dito ay dudulas lang po yung shock natin. Baka madisgrasya pa po tayo kapag meron pong mga biglang preno. So dito naman po sa ilalim medyo malaki rin po yung awang dito mga sir. So kapag ka magko-convert po kayo mga sir, hindi po siya plug and play, no. Tapos yung sa kanan naman na shock natin ay kakalagin na rin natin. Bale yung dalawang bayo ko nga po pala yung gagawa rito. Shoutout kay Raymond Castañeda at kay Dongdong Hilario. So ito po yung spacer na gagawin natin dito mga sir. Kumuha lang po kayo ng Bosni na wala nang laman. Syempre gupitin lang po natin yung lata nito. At dito nga mga sir, gagawa po tayo, magsusukat po tayo rito. Susukatin po natin siya, babawas-bawasan po natin hanggang sa pumasok po siya dito. So ito po yung sinubukan namin. So bali PVC naman po yung sinubukan namin dito mga sir. Medyo makapal po siya at hindi po siya pumapasok. So kailangan po talaga manipis na manipis. Hindi ko po alam kung ano yung sukat ng lata ng boss ni dito mga sir. So basta kumuha na lang po kayo ng pang spray paint dyan, basta kahit anong pang spray paint at ganito po ka nipis. At kayo na lang din po pala magtansya ng pagkakagupit natin dito sa may lata mga sir. Tapos ang gawin nyo po dyan ay ipaikot nyo po siya dito sa inner tube. Tapos ang gagawin natin dito ay isa't kalahating ikot muna yung gagawin natin. Tapos ipapasok po natin siya dito. Trial and error po yung gagawin natin dito hanggang sa makuha po natin yung sukat ng spacer or lata na gagamitin natin dito para humigpit po yung bolts dito sa may shock natin mga sir. At pagka hindi nyo po makuha yan, bawas-bawasan lang po natin yung lata dito mga sir. At ayusin po natin yung pagkakabit. Kailangan po wala nga pong kanto na nakaukit dyan sa may lata. Tapos kung ayaw pong pumasok mga sir, kumuha po kayo ng flat screw tapos ipukpok nyo po dun sa may awang ng shock natin dito. At pagkatapos nga po yan, kung ayaw pa rin pumasok ay magbawas-bawas po tayo dito mga sir hanggang sa makuha po natin yung tamang sukat ng lata dito mga sir. Nung nakuha na nga po namin yung tamang sukat dito mga sir, yung sukat niya nga po dito ay isang ikot lang. So wag na po kayong sasobra dito sa isang ikot lang nung lata na nilagay natin dito mga sir. Tapos dahan-dahan nyo lang pong ipasok yan. At nakalimutan ko nga po palang i-video, nilagyan pa po namin yan ng langis para dumulas po yung inner tube papunta po dito sa lalagyanan ng shock natin. Tapos ipasok nyo lang po ng dahan-dahan yan. At kapag dumulo na nga po siya mga sir, ganito na po yung magiging itsura niya. So hindi na po sasama yung lata dito na pinasok natin. At pagkatapos nga niyan mga sir, ilalagay na rin po natin yung bolts dito sa may ilalim ng shock natin. So wag nyo muna pong higpitan para mamaya po ay matansya po natin yung sukat niya. So yung saktong higpit lang muna po yung gagawin natin dito sa may bolts. At pagkatapos nga niyan mga sir, i-play lang natin yung shock. Tignan natin kung dumudulas nga po siya dito sa may pinagsuksukan natin. So kapag ka dumudulas yan mga sir, higpitan nyo lang po yan mamaya. Pero mamaya na po natin siya higpitan kapag ka final na. At yung sa taas naman po yung lalagyan natin ng
spacer or lata dito. At yung ginawa naman namin dito sa sukat ng spacer dito sa taas, isang ikot lang po siya, tapos binawasan lang po namin siya ng konti para kapag ilalagay po natin siya ay madali po natin siyang maipapasok. Tapos yung awang niya po ay isakto nyo lang po siya dito sa may awang din dito sa may shock natin. Tapos kumuha lang din po kayo ng flat screw para mapaluwag po natin yan at unti-unti po natin siyang mapasok dito. Pagkatapos nga po niyan mga sir at nakuha na natin yung sukat dito sa spacer or sa lata natin ay magugupit po ulit tayo. Tapos kung ano po yung ginawa natin dun sa kabila ay ganun din po yung gagawin natin. At kumuha lang po kayo dyan ng tools na pabilog tapos ihulma lang po natin siya. Kailangan nga po walang UP dyan or yung uka dito sa may lata natin para madali po natin siyang maipapasok dito sa shock natin. Nakuha na nga namin yung technique sa pagpasok dito sa shock natin ay pukpukin nyo lang po ulit yung pinakaawang dito. Kumuha lang po kayo ng flat screw. Kailangan nga po yung hindi nyo na ginagamit para hindi po masira yung flat screw ninyo. Tapos subukan nyo lang pong ipasok yung lata dito or yung spacer natin. At unti-unti nyo pong siyang ipasok dito mga sir. At yung binili pala nating XRM Prank Shock dito ay TTGR po yung brand. So meron po tayong nilagay na link dyan sa description box at dyan sa pinned comment. So rerekta na po kayo dyan sa Shopee. At lagyan nyo lang din po pala yan ng langis para madali nyo po siyang ipasok. Tapos kumuha lang po kayo ng metal para po pang tulak dito sa lata na nilagay natin. Kasi medyo po nakakasugat yung lata dito mga sir. Medyo matalim po siya kaya mag-ingat po kayo ng doble dito. So yan, i-play-play lang po natin. At konting higpit lang po yung gagawin natin dito sa bolts dito sa baba. At yung sukat nga po dito sa taas ay ganun din po yung gagawin natin mga sir. So kapag ka kayo na po mismo yung gumawa dito mga sir ay tansya ko mape-perfect nyo na po yung pagkakagawa dito. At alam ko po meron po kayong mga konting pagkakamali na nakita nyo po dito sa vlog natin. At mape-perfect nyo na po yan. Kayo na po ang bahalang magtama sa gagawin po ninyong pag-convert dito sa shock. So dito po pinapakita ko lang po yung ginawa namin. So bali parang guide na rin po ito at tutorial na rin kung paano po yung gagawin natin dito. Yeah.
pagkatapos na nga po natin ma-install yung mga DIY spacer dito, ay maglalagay na rin po tayo ng ehe dito sa prunshock natin. So sisimulan na po natin mag-align dito sa gulong. So kailangan nga po may play po yung ehe natin dito at hindi po yan maigpit mga sir. So ilagay nyo lang din po yung lock para matansya po natin yung haba at sukat dito sa may shock natin. At pagkatapos na nga nating na-align mga sir yung shock dito, ay higpitan na po natin yung mga bolts dito sa shock natin. So babataas po yan mga sir, kailangan nga po yung saktong higpit lang po yung gagawin natin dito. At magdoble ingat lang po kayo sa paghigpit mga sir, kasi baka magputol po yung ulo or yung tornilyo dito, pati yung butterfly natin. So kailangan nga po yung saktong higpit lang, tansyahin nyo po yung pagkakahigpit natin dito sa mga bolts. Pagkatapos nga niyan mga sir, ay kakalagin na rin natin yung bracket dito sa may caliper natin. So mapapanood nyo rin po yung conversion natin dyan. Tapos bumili na rin po pala tayo ng boom ng pang XRM110 dito, kasi hindi po lapat yung boom ng Wave 125. So magkaiba po yung butas niyan mga sir. At gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mga technique at mga black magic na ginagawa namin dito, para kapag kayo na po yung gumawa ay hindi po sasakit yung ulo ninyo. So dito po kailangan po panoorin nyo po yung full video tutorial natin, kasi malaking tulong na rin po yan sa channel natin at para maintindihan nyo po at maunawaan nyo po yung mga pinagagawa natin dito. Kasi kapag ka-actual nyo na pong gagawin yan, baka po kapag may na-misplace kayo na video natin dito ay hindi nyo na po makukuha yung tamang pagka-install natin dito or pag-convert natin. At pagkatapos na nga na po nating nalagay yung boom ng XRM110 dito, ay ilalagay na rin po natin siya dito sa may shock natin. Tapos isimulan na po natin mag-align dito. Tapos bumili muna tayo ng stainless bolts dito na size 12. So pansamantagal muna yung bolts natin dito. Tapos na nga natin ma-install yung caliper dito mga sir, ay ilalagay na natin yung rim set natin dito sa harap. So sisimulan na po natin mag-align dito. Kailangan nga po diretsong diretso yung align natin at gitnang gitna po siya dito mga sir. So marami pa po tayong tatabasan dito sa may shock, pati yung sa speedometer gear natin. In audio. So dito mga sir, kung mapapansin po ninyo, dikit na dikit po yung disc natin dito sa may shock. Okay lang po na magasgasan yan. Pero kapag kayo na po yung gagawa, dapat po wala na pong gasgas yan. So itama nyo na lang po yung mga pagkakamali namin dito. So ito po yung zoom footage ng pagkaka-install natin dito. Ang gagawin nga po natin dyan ay magtatabas po tayo dito sa left side dito sa may shock natin. So dito lang po yung papakilaman na natin mga sir. At malaki po yung tatabasan natin dito sa may shock, pati yung sa may speed.
speedometer gear natin. At puro pang XRM po yung ilagay nyo dito mga sir, yung hub, yung speedometer gear, tapos yung mga bushing para konting tabas lang po yung gagawin natin. At ito nga po mga sir, nasukat na nga po natin yung tatabasin natin dito sa may left shock. So yung sa may starter po ng speedometer gear natin, malaki po yung babawasan natin dito, pati po yung sa speedometer gear natin. Pagkatapos na nga natin matabasan mga sir, ay ganito na po yung magiging itsura niya. So bali susukatin lang po ulit natin, at kapag hindi pa po natin makuha yung tamang align dito, ay bali trial and error po yung gagawin natin dito mga sir. So tabas po ulit yung gagawin natin dito sa may starter. Dito nga po sa side ng speedometer ay malaki pa po yung awang dito mga sir. So bali magbabawas po ulit tayo dito sa may speedometer gear natin, hanggang sa makuha po natin yung tamang sukat dito at ma-align po natin siya ng gitna rito mga sir. Pagkatapos nga po niyan mga sir, kada tabas nga po namin ay sinusukat nga po namin siya dito. So kumuha lang din po kayo ng ting-ting at isukat nyo nga po yung gulong natin dito, hanggang sa gumitna na nga po yung gulong natin dito mga sir, hanggang sa matama po natin at ma-perfect po natin yung alignment dito sa wheel set natin or sa rim set natin. At pagkatapos nga niyan mga sir, ganito na po yung play ng rim set natin mga sir. Napakaganda po ng ikot at hindi na nga po siya sumasayad sa shock natin. So malayong-malayo na nga po yung disc plate natin dito sa shock natin. At pagkatapos nga niyan mga sir, i-install na rin natin yung caliper natin dito. Tapos magte-test drive na po tayo kung maganda nga po yung play ng gulong natin dito at kung makakatakbo nga po siya ng maayos dito. Dito nga mga sir, ito na po yung final result nung pagkaka-convert natin ng XRM110 shock dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So dito mga sir, hindi po budget mill yung pagkakagastos natin dito. Kung gusto po ninyo ng budget mill, pwede po ninyong panoorin yung first video vlog natin kung paano mag-convert dito. Kaso may disc bracket po yung gagamitin natin dito. At pagkatapos nga niyan mga sir, titignan nga po natin yung play ng shock, tapos itetest drive na rin po natin siya dito.
At yan, okay na nga po pala yung pagkakakonvert natin ng XRM 110 shock with disc brake conversion dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At yung mga pinagbibili nga po nating pyesa dito ay nakalagay po lahat yan sa description box at sa pin comment. So makaka-discount po kayo dyan ng malaki. At kung may link nga po pala kayo sa mga ganitong klaseng content at video vlog tutorial, mga conversion, huwag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not enough.